Another message, wow, Archangel Raphael, mga kapixie. Ito maganda ito, guys, kasi ibig sabihin nito, there can be two message, guys. Unang-una, kung meron kayo mga pinagdadaanan, parang this is a reminder na magpa-check up kayo, magpa-doktor, kasi yun naman talaga dapat, guys, no? Pagdating sa kalusugan, wag na wag natin siyang iti-take for granted, wag nating ineneglect, magpa-check up sa mga doktor manggagamot, kasi sila yung may tamang kaalaman. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong April to May para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy mga ka-Pixie. Comment down below guys if feeling you're naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, unahin natin itong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have originality, mga kapiksi. Blaze your own trail. Ibig sabihin nito, guys, be your own you. Okay? Be yourself. Love yourself, mga kapiksi. You are unique the way you are. Hindi nyo kailangan mag-pretend to be somebody else, no, guys? Para lang magustuhan kayo and para lang mahalin kayo ng ibang tao. If you love yourself the way you are, other people will also love the way you are. And yung mga tao, guys, gusto nila yung mga authentic, diba? Especially yung mga nasa social media. If you are on social media, mga kapiksi, gusto natin yung totoong personality, diba? So, at saka mas maganda naman talaga na nagugustuhan tayo ng ibang tao because of our sarili, diba? So, yeah, be confident with who you are, mga kapiksi. Love yourself and other way people will also love the way you love yourself, okay? Another message for you, Pisces. Seven deadly sins, mga kapiksi. So, lumabas ito. Ito yung reminder, mga kapiksi, no? Para iwasan nyo itong seven deadly sins na to, guys. So, isa-isahin natin itong mga seven deadly sins na to. Unang-una, yung sloth, no? Katamaran yung sloth, guys. Laziness. Bawal ang tamad. Mga kapiksi, kilos-kilos, baka ma-stroke, okay? And then we have gluttony. Gluttony is overindulgence, mga kapiksi. Yan yung pagiging bakaw, no? Yung sobrang matakaw to the point of waste, mga kapiksi. Kumbaga parang hoard ng hoard, ganyan, tapos nasasayang, hindi naman nagagamit. And then we have lust. Lust is yung excessive desire sa physical or sexual gratification, mga kapiksi. In short, yung pagiging ma-el, guys. Alright? And then we have greed. Greed is yung pagiging ganid naman. Excessive pursuit of material possessions. Okay lang, guys, na maghangad tayo na umasenso and umunlad sa buhay natin. No? Walang masama doon. Pero yung gumawa ka ng masama para lang ma-achieve yung mga kayamanan na gusto mo kapalit ng kayamanan o kapangyarihan, yun yung masama, mga kapiksi. Alright? And then we have wrath. Wrath is extreme feeling of anger, yung galit na galit, no? Yung nag-aamok, ganyan. Alright? And then we have envy. Envy is yung hindi ka na nakontento sa buhay mo, lahat na lang kinainggitan mo. di ba lahat na lang na makita mo, kinainggitan mo, mga kapiksi, to the point na parang gumagawa ka na ng masama para lang hilahin yung mga tao pababa. Okay? And then, last one is pride. Pride is yung excessive self-love, mga kapiksi. Okay lang self-love, guys, pero yung excessive self-love to the point na parang nagiging narcissistic na kayo or arrogante kayo, guys, yun yung masama, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below, guys, if naiintindihan nyo yan. Yan ay reminder para sa inyo, mga kapiksi. So, pasensya na kayo sa sinag ng araw, guys. Nakatapat tayo sa bintana. Minsan, nagtatago si Haring Araw sa ulap. Minsan naman, nakaano siya. Nakabalandra. So, yeah. Gusto kasi natin, gusto ko kasi yung natural lightning, guys, para maganda lang.
And then next message, guys, is moving forward, mga kapiksino. Get ready for a positive change. So parang pinagre-ready kayo, mga kapiksino, ng inyong mga gabay para sa mga magagandang changes and pagbabago, no? Very important na mag-focus tayo sa present and sa future. Always remember, guys, na yung present lang meron tayo. Wala tayong past. Wala na yung past, tapos na yung future, wala pa. So all we have is yung present. Yung present na na-experience nyo right now, resulta pa yan ng mga past thoughts nyo, past dominant thoughts nyo, past beliefs nyo. Ngayon nyo lang siya na-experience, okay? And then yung future naman, kung ano yung pattern of thoughts nyo sa present nyo rin, yun din yung magdidikta ng future nyo, guys, okay? So kung hindi maganda yung nangyayari sa present nyo right now, pwede nyo siyang baguhin, mga kapiksi, para magbago din yung future nyo, guys, alright? So move forward, guys. Kung gusto nyo magkaroon ng positive change, kailangan magkaroon din kayo ng positive na perception or positive na paniniwala. Comment down below, guys, if naintindihan niyo yung message for you. Another message, Pisces. Peacock, raise your standards. Ito, guys, no, i-remind ko lang kayo na kayo lang yung nagbibigay ng limit sa sarili nyo. Walang limit. You can be, do, and have anything that you want. So, kung mangangarap ka lang din, guys, taasan mo na yung pangarap mo. Okay? Taasan mo na, kasi pwedeng-pwede mo namang ma-achieve yan, diba? Sayang yung time, sayang yung panahon mo, diba? Kasi yan, sabi ko nga, kakasabi ko nga lang kanina, diba? Yung present mo, yan yung dadalhin mo sa future. So, mag-isip ka na ng mga magagandang bagay, mga bongga and magagarbong bagay, no, sa present mo, para yun din yung dun kadalhin ng future nyo, mga kapiksi. Okay, so wag nyong limitahan yung sarili nyo, guys. Another message, isara ko lang ng konti, guys, ipopost ko lang muna na yung video. Ayan, pasensya ng mga kapiksi, kasi minsan lumalabas yung araw, minsan naman nagtatago. So, medyo tinakpan natin para hindi masakit sa mata. Another message, wow, Archangel Raphael, mga kapiksi. Ito maganda ito, guys, kasi ibig sabihin nito, there can be two message, guys. Unang-una, kung meron kayong mga pinagdadaanan, parang this is a reminder na magpa-check up kayo, magpa-doktor, kasi yun naman talaga dapat, guys, no? Pagdating sa kalusugan, wag na wag natin siyang i-take for granted, wag nating ine-neglect, magpa-check up sa mga doktor manggagamot, kasi sila yung may tamang kaalaman and tools, no, para magbigay sa inyo ng karampatang lunas. And for some of you naman, this can also be a message na makaka-recover kayo, guys. Okay? So, i-mind nyo to sa comment section. Mind, healthy body. Mind, healthy mind. Mind, good health, ganyan. And meron din tayo, guys, na good health subliminal dito sa ating channel. Nandun siya sa pampaswerte subliminal, mga kapiksi. Pakinggan nyo yun, guys. Everyday pinapakinggan ko yun. Everyday pinapakinggan ng pamilya ko, ng nanay ko, especially kasi meron akong senior citizen na nakasama sa bahay, para talaga maging maayos yung pakiramdam nyo, mga kapiksi. Hindi siya kumbaga additional tool lang siya, guys, para makatulong sa kalusugan nyo. Pero again, magpa-check up pa rin sa mga doktor, okay? And then yung last message for you, Pisces, memories, mga kapiksi. So, i-cherish natin yung mga memories natin kasama yung mga mahal natin sa buhay. Sabi ko nga dun sa isang video na nabunot din ito, guys, nakikiraan lang tayo sa mundong ito, no? Lahat tayo may lifespan, mga kapiksi. Lahat ng living organisms may lifespan yan sa Earth. And whether mauna yung mga mahal natin or mauna tayo sa kanila, ang may iwan lang natin is memories, mga kapiksi. So, magtanim tayo ng mga magagandang alaala, guys, para kung sino man yung mauna, at least may mga magagandang alaala na babalikan, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Bubunot pa tayo ng isa dito, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman guys ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong April, meron tayong bagong promo. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount guys sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo guys, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo guys ng mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung message guys. We have Pathfinder. Release your past. Kausap ko lang guys. Baka hindi nyo mabasa. Release your past and start a new journey. You are a teacher and help others find their way. You are, there will be challenges, but your soul is strong. Perseverance is your secret power. You have a love that endures. So, ito guys, yun nga yung sinasabi ko kanina mga kapiksi na ang meron lang tayo is yung present guys, no? Wala na yung past. So, kailangan i-let go nyo na yung past and mag-start kayo ng new journey nyo towards positive change mga kapiksi para magkaroon kayo ng magandang future in your life mga kapiksi. Pero malaki kasing importance yung pag-let go, pag-release ng past para hindi kayo masyadong mabigatan sa iyong future mga kapiksi. Alright? Of course, there will be challenges mga kapiksi. Wala namang tao na hindi sinusubok, no? But your soul is strong. Malakas ka, guys. And kayang-kaya nyong malampasan yan mga kapiksi. Perseverance, no, is yung secret power nyo, guys. Pag sinabing perseverance, pagtsatsaga, pagtitiis, mga kapiksi, you have a love that endures, no, kumbaga parang kahit na may mga pagsubok, no, hindi pa rin kayo nawawalan ng pag-asa sa buhay, mga kapiksi. And yung pagiging compassionate nyo, nandun pa rin talaga, guys. Alright? Okay, so comment down below, mga kapiksi, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. And, yeah, ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talagang maging maswerte kayo ngayon 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.